Hey guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11i Workshop. So guys, before we go on, gusto ko ulit pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsubaybay sa 11i Workshop. Sa lahat ng like, comment, share sa ating vlog, no guys? At sa mga subscribe, maraming salamat sa inyo guys. We almost reaching 39,000 subscribers. So konti na lang, 1,000 lang, 40,000 na yung ating mga subscribers. So thank you so much sa inyong pagsuporta sa 11i Workshop, no guys? So, let's now proceed to our topic for today, no guys. So, if you remember a few months ago, so ito, binlog ko to, nireview ko to, no guys. So, kakabili ko lang ito noong a few months ago. This is the Tansu na 10mm cordless drill. And I love it so much. So, ito na yung laging na primary drill ko dito sa workshop. Ito yung lagi kong kinukuha pag kailangan ko ng drill, no guys. Kasi dati, ang primary drill ko is this one. Ito, yung aking DeWalt na drill, no guys. And this is a really good tool, no? Oh, wala akong masabi sa tibay at bangis itong DeWalt na to. But it's old, no? Medyo matanda na siya. Galing pa to sa tatay ko, pinamana sa akin. And it's very heavy, ang bigat niya. Ang laki itong Tansu na to, na very lightweight. Tapos, ang battery nito is 2 hour lang, no guys. So medyo kapos siya ng power. At kung bibili ako ng battery ng DeWalt, it's very very expensive, di ba guys? So ngayon, kaya nagka-option ako nito. Itong Tansu na lang yung kinuha ko kasi yung battery niya is yung Makita type batteries. This one, ayan, Makita type battery. So compatible siya sa mga Makita type na batteries na if you're going to buy it, very mura lang ng mga Makita type batteries. At yung sabi ko sa inyo dati, kaya na naintumulus ako sa Tansu kasi pumili ako nung kanilang battery, no? And I like it so much. So, tinry ko yung tools sila and it's really, really good. Pero, of course, this is only a 10mm drill, you know? So, hanggang 10mm lang yung kaya niya na drill bit, no? So, gusto ko ng medyo malaki ng konti. At actually, gusto ko 13mm tulad ng aking DeWalt. At para na rin maitabi ko tong DeWalt na to. Kasi, sabi ko nga sa inyo, medyo luma na siya. And I think it's time for it to retire na, no guys. Hindi ko naman siya ibebenta or pamimigay, no guys. Kasi galing nga to sa tatay ko. So, it has sentimental value. Pero gusto ko na siyang itabi. Kasi, ang principle ko is at least kailangan meron kang dalawang drill, dalawang impact driver, no guys. That's just me. Kahit isang drill lang naman, okay na sa workshop. Pero sa ako kasi gusto ko, may multiple type drills kasi minsan tinatamad ako magpalit ng mga drill bits, no? So gusto ko isang drill for drilling, yung isa naman for countersinking, di ba? So para mas ano, para mas mabilis yung trabaho, di ba? So dahil doon bumili ako nitong Tansu na 10mm, pero hindi ko napansin na meron din pala silang 13mm na drill, no? So kasi wala dati nung una, wala siyang available sa Lazada. Sa Shopee meron na 13mm pero wala sa Lazada. So I think nagsisi ako. Hindi naman ako nagsisi kasi kailangan ko rin talagang bilhin itong 10mm na ito. Gusto ko rin ng isang mas maliit na backup drill, no? Pero gusto ko rin talaga nung 13mm. And so, eto na siya. Andito na. So eto na yung Tansu na 13mm na cordless impact drill, no guys. So I think marami excited na i-check natin to, no guys. So reviewin natin, no guys, kasi marami yung maganda yung response to sa 10mm. So marami yung tatanong na Sir G, try mo kaya yung 13mm. Ito na guys, okay. So ano ba masasabi ko dito or ano yung mga reviews dito, no, or review natin dito guys, eh di panoorin nyo. Pero bago yan, unbox muna natin to. Let's go.
All right, so ito yung mga ano, Tansu cordless drill units natin, no, guys. So, quick overview lang sa kanilang dalawa. Ito yung una kong ano na acquire. Ito yung 10 mm. This is the Tansu TZZ80 10 mm na brushless cordless drill. At ito naman yung ating bago, TZZ90 13 mm cordless drill, no? So, yeah. Anong pagkakaiba nila? Of course, ito nga, sabi ko sa inyo, 10 mm hanggang 10 mm lang yung kaya na drill bit. This one, kaya hanggang 13 mm na drill bit, no, guys? And magkaiba rin sila ng torque. So, this one is 80 Newton meters, at ito naman ay 90 Newton meters. So, pareho lang sila ng speed. So, yung speed dito is 3,000 maximum RPMs, and ganun din dito sa kabila. Now, if you look closely, tingnan niyo yung forma nila. Makikita niyo na itong 10 mm na Tansu is straight, 'di ba? Kanya straight siya. Ito naman yung Tansu na to, yung 13 mm, medyo naka-angled siya upward, no? So, according sa mga ano, sa mga experts, no, ito yung ideal na size or ito yung ideal na ano na position ng drill, no? Medyo angled ng konti para kapag nag-drill ka is yung wrist mo ay naka-relax, no? So, gaganyo ka kasi eh. Ito yung parang natural position na yan. Parang baril talaga siya, no? So, ganyan. Kasi kung ito daw ang, ano, diretso, ang position is nakaganyan. So, madaling mangalay yung wrist. Pero ito, mas relax, no, guys? I don't know if that's true. Okay, so, yun ang sabi nila. Pero sa akin naman, okay lang kahit na diretso yung, ano, yung kanyang position, no? So, both of them have two speeds, no? Two speed. And both of them ay may tatlong function, no? Meron siyang ito yung screw gun, drill, no? Rotary drill and hammer drill, impact drill. At meron siyang hanggang 25 na torque settings, no? And both of them use brushless na motors, which is really awesome. At pareho rin silang Makita type batteries ang ginagamit. So this one, ito, nilagyan ko siya ng Tansu na battery na 10 cell, 4 amp hour. At ito naman is top shock to, guys. Ito yung battery ng top shock ko. This is 4.0 amp hour, no? 20 volt, no, guys? According sa Tansu, 21 volts yung kanilang mga ganito. Pero we all know na yung mga usually mga cordless na ganito is only 18 volts lang talaga yung standard, no? Yung 20 volts, yeah. O ano lang yun. Pwede siya pa rin siyang gumana with the 18 volt na drill. And yeah, pwede rin sa kanyang gumana yung mga Makita na batteries na ano, na original. Pero yung mga Makita type na batteries like this one, hindi siya pwedeng gumana sa mga Makita na tools. Okay? So, and then, if you can notice, ito yung napansin ko sa kanya, guys, no? So, kasi kaya ako in-order to, kasi akala ko mas malaki siya dito. And yeah, mas malaki talaga yung kanyang ano, kasi kaya sa kanya 13 mm, pero same size lang sila halos. Yung motor nila same size lang. At yun nga, same lang yung ano, nag-iba lang sa torque, no. Mas mataas lang yung torque nito, 90 Newton meters versus 80. So, yun lang yung pagkakaiba nila, pero halos same size and almost the same weight lang, no. Medyo mabigat lang ng konti to, konting-konti lang diferensya. Pero nagkakaiba sa tunog. So, if you can listen closely. So, yan yung 10 mm at ito yung 13 mm. Mas malakas to. So, mas malakas, mas maingay yung kanyang tunog kesa dito sa isang tono, guys. So, yun. Ngayon, i-testing natin to. Na-testing na natin nakaraan itong 10 mm. So, ito naman 13 ang ating i-testing. So, tara, let's go. So, try natin sa ano, guys, sa concrete, no, itong ating 13 mm na Tansu. So, ito, meron tayong if you can see, meron tayong masonry bit dito. So, ilagay lang natin sa kanya. Okay, tapos lagay natin sa hammer mode. Let's try it lang dito. Okay, kaya naman niya, kaso medyo matagal. I think medyo mapuro na itong ating masonry na to. Try natin yung
So may kasama siya mga free na bits eh. Try natin yung isa na free na bit. Saan niya? Eto. This one. Let's try this one. Okay, so let's try this. Woo! Oh my God, sumabog sa mukha ko yung sumabog sa mukha ko yung dust. Okay. Alright. So yeah, pero yeah. Ayos. So, kaya-kaya niya sa concrete, no? Malakas din siya. Yun nga, pag nung pinata ko ng bago, mas mabilis siya kasi yung luma na drill bit, medyo mabagal na. Medyo mapuro na yun, no? Pero okay na okay siya. Ayos. Tsaka yung gusto ko sa kanya, guys, is tahimik, no? When compared, pag kinumpara natin yan dito sa, ano ko, dito sa isa ko, dito sa DeWalt na to, pagkumpara natin yung ingay nito ha, tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti ha. Kanina tolerable yung ingay eh. Pero, pag ginamit ko itong DeWalt, yan yung ingay niya na. Sakit sa tinga, no? So, yeah, malakas talaga yung DeWalt. Pero yung Tansu is... No? Yan, mas tolerable yung ingay niya kaysa doon sa DeWalt, no? Okay, so testing next nating testing is dito sa plywood, no guys. Madali lang magbutas ng kahoy ng plywood. Pero, ang gagamitin natin dito para medyo challenge ng konti ay ito, compass hole saw. Now, usually hindi to advisable na gamitin sa isang handheld na drill like this one. Mas maganda kung gamitin ito with a drill press, no? Pero kung wala kayong drill press, wala kayong choice, no? Ingat lang, doble ingat kayo pag ginagamit nyo ito. Kaya tingnan nyo, sakto lang po sa 13mm na... Sakto lang yung kanyang butas sa 13mm lang, guys. So, let's try it here. So, naka-hammer siya. So, lagay lang natin sa drill mode lang. Yan. So, drill mode lang, guys. Oh. Ah, ang galing. So, ano lang. One shot lang, guys. Isang ganunan lang, oh. Ang lakas. Okay. So, usually kasi pag gumagamit ako ng hole saw na ganito, when using my, ano, binabaliktad ko pa yan. Tapos, parang sinaswabi ko siya. Eh, ngayon, tinula ko lang siya ng diretso. And, nabutas niya, no, ng isang shot lang. Yeah, that's very powerful, no. Yeah, malakas siya talaga. So guys, try naman natin sa bakal, no? Ito may bakal tayo rito. This is a 2-inch na tubular. And gamitin lang natin yung drill bit na free sa kanya, ito. So, simpleng butas lang guys, dito lang. Okay, very easy. Ngayon naman, gamitin natin tong step bit na libre sa kanya. So, tingnan natin kung maganda yung performance of step bit nila. In the same hole. Tingnan natin kung palaki natin yung butas. Yun. Oh. Yeah. That's nice. Very good. Alright, so, okay, so yun. Ano pa ang masasabi ko dito sa ating 13mm na Tansu cordless impact drill? Well, katulad nitong 10mm, it's an awesome tool. So, it's very inexpensive, no? Very cheap tools na ang bili ko dito kasi nag-sale kasi ito nung, ano, eh, nung 4-4 sale. Ang regular price nito na walang battery, guys, it's I think 1.7, no? Pero dahil nag-sale nga, dahil 4-4 sale, ang price na lang is only 1.4. So, ayan, papakita ko sa inyo yung price, ayan. So, yan yung kanyang price, no? And
Pag bumibili kasi ako ito, walang battery. Pero okay, kung gusto nyo bumili ng battery, meron din siyang option with battery na iba-iba. So I think kung bibili kayo ng ano guys, ng cordless drill, bilhin nyo na agad yung malaki yung battery. It's either yung 10 cell, 15 cell, 20 cell, no? Kasi yung maliliit na 5 cell lang, okay naman yun if you're doing just woodworks. Pero kung magbubutas kayo ng maraming concrete, mabibitin yung power ng drill nyo sa mga 2-amp hour na battery. So it's better to get yung 10 cell na 4-amp hour batteries, no? At para na rin kapag bumili kayo ng ibang tools ng Tansu, like for example, yung circular saw nila or yung grinder nila, eh mas effective yung malalaking batteries para doon. No? Yung kasing mga maliliit na batteries is hindi siya ganun kagandang gamitin. No? Malamang mabibitin lang kayo doon sa mga ibang tools. So parang compatible lahat, di ba? So yun. So yeah, it's a very nice tool guys. So I would highly recommend this guys kung kayo ay DIYers lang like me. Or even professionals guys, no? So very powerful, no? Brushless yung motor, brushless motor, 13 millimeter na ano, na chuck, no? And metal yung chuck niya, guys. Meron kasi ano sa akin, i-refer sa akin yung isa natin subscriber na, "Sir, check mo tong isang tool na to, nakalimutan ko lang yung brand." Pero pareho lang doon ng Tansu, pero yung chinek ko, hindi ko nagustuhan kasi plastic yung kanyang chuck, ito metal, parehong metal, no? So and it's very small, lightweight, no? Mas maliit kesa doon sa ating Dewalt. Kahit na yung Stanley natin, mas na brushless, mas maliit din to. So this is just perfect for me. Perfect for my size, perfect for my workshop, no, guys. So again, hindi to sponsor ng Tansu, no? So, pero kung gusto nyo order, ililig ko lang sa description yung link niya sa Lazada, okay? So yun lang, guys. I'll see you guys again next time. So thank you so much for watching. This is Gene from Live in our Workshop. Adios.